Kumusta kabayan? Maligayang pagdating sa bagong yugto ng aking seryeng Boto Mo Mahalaga, kung saan ating tatalakayin ang trabaho at tungkulin ng mga pinuno ng ating bansa. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang mga kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas upang mabuti nating makilatis ang mga kandidatong tumatakbo sa posisyon na ito. Tandaan natin na ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa boto mo, kaya ang boto mo, ito ay mahalaga. Bago po tayo magsimula, atin pong tandaan, ang series na ito ay hindi pinondohan ng sinumang kandidato at wala po akong tinanggap na bayad para likhain ang series na ito. Wala po akong sinusuportahan na kandidato sa paglikha ng video na ito at ang boto nyo po ay buong loob na desisyon ninyo. Ang pakay ko po sa mga video na ito ay bigyan kayo ng impormasyon upang matulungan kayo sa pagpili ng inyong iboboto. Atin din pong tandaan na ang laman ng video na ito ay general educational information lamang. Hindi po ito legal advice at hindi dapat gamitin bilang legal advice kung kayo ay may personal na problema o kaso. Kumonsulta po sa abogado upang mapag-aralan ng tama ang inyong problema o kaso. Ngayon po, ang pag-uusapan natin sa yugto na ito ng Boto Mo Mahalaga ay ano nga ba ang trabaho ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Kailangan po nating malaman kung ano ang trabaho ng Presidente at Bise-Presidente upang mapili at maboto natin ang kandidato na siguradong gagampanan ng tapat ang tungkulin ng posisyon. Kumbaga, tayo po ang boss at kinikilatis natin ang mga aplikante na nais magtrabaho para sa atin. Bilang boss, ang dapat po natin piliin ay ang kandidato na bukod na nasa kanya ang lahat ng kwalifikasyon ay siyang magtatrabaho ng maayos, ng tapat at gagampanan ang kanyang tungkulin, yung hindi po magnanakaw at manluloko sa atin. Tandaan po natin na mahalaga ang ating boto at hindi dapat sayangin sa isang tao na hindi naman pala magtatrabaho para sa kapakanan ng Pilipinas at ng Pilipino. At ang una pong tinitingnan sa mga aplikante sa trabaho, kahit pa sa pagkapangulo o sa pangalawang pangulo, ay ang kwalifikasyon na kinakailangan. Kung nais ng isang tao na tumakbo sa pagkapangulo, ayon sa Constitution, kailangan natural-born citizen siya ng Pilipinas, isa siyang rehistradong botante, marunong magbasa at magsulat, hindi kukulangin ng 40 taon o 40 years of age sa araw ng halalan, at dapat nakatira siya sa Pilipinas ng hindi kukulangin ng 10 taon bago maganap ang halalan. Ang mga kwalifikasyon na yan, pareho din po yan para sa mga taong nais tumakbo bilang Bise-Presidente. Ang kandidatong naihalal bilang Pangulo ay maaaring manilbihan bilang Pangulo ng isang termino lamang. At isang termino ay binubuo po ng 6 na taon lamang. Paglipas po ng isang termino ng paninilbihan ay bawal na po siyang tumakbo o kumandidato muli sa pagkapangulo. Pwera na lamang kung siya ay naging pangulo dahil nabakante ang posisyon. Katulad kunwari kung namatay bigla ang pangulo at ang bisepresidente ang siyang uupo sa pagkapangulo bilang kapalit. Sa ganitong pagkakataon, kung ang panahon ng paninilbihan ng kapalit bilang pangulo ay hindi hihigit sa 4 na taon, maaari siyang tumakbo pagkatapos ng termino para sa pagkapangulo. Ngunit, kung ang paninilbihan ng pumalit sa pangulo ay mahigit sa 4 na taon, pinagbabawal na po siyang tumakbo para sa pagkapangulo dahil ayon sa Constitution, no person who has succeeded, hindi po elected ah, who has succeeded as president and has served for more than 4 years shall be qualified to the same office at any time. Okay? Bawal po. Okay?
bawal po basta na nag-succeed siya as president and nakaserve siya for more than 4 years. Bawal na po siyang tumakbo as president after that. Okay? At diyan rin po makikita ang trabaho ng Bise-Presidente na siyang nasa pangalan mismo ng opisina, ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang pangunahing trabaho ng pangalawang Pangulo o Bise-Presidente ay maninilbihan bilang kapalit ng Pangulo sa pagkakataon na nagkaroon ng malubhang sakit o namatay ang Pangulo. Bukod po diyan, maaari naman po siyang mahirang o ma-appoint ng Pangulo bilang miyembro ng gabinete o kalihim ng isang kagawaran. Kunwari tulad ng Secretary of Foreign Affairs o kung anong pamang department. Maaari din naman magsulong ang Bise-Presidente ng proyekto gamit ang pondo ng kanyang opisina. Pero ang tanging silbi talaga ng pangalawang Pangulo ay manilbihan bilang Pangulo ng Pilipinas sa pagkakataong hindi na kayang manilbihan ng Pangulo dahil sa malubhang sakit o pagkamatay. Kaya kung buboto po tayo ng pangalawang Pangulo, kailangan ipanatili natin sa ating isipan ang mga kwalifikasyon, kakayahan at pag-uugali na gusto natin sa isang Pangulo. Dahil ang trabaho po ng Bise-Presidente ay magsilbing Pangulo sa panahon na hindi na kayang manilbihan ng Pangulo. Katulad ng Pangulo, ang isang termino ng paninilbihan ng pangalawang Pangulo ay 6 na taon din po. At pagkatapos manilbihan ng isang termino, ay maaari siyang tumakbo muli sa pagka-Bise-Presidente. Pero hanggang 2 magkakasunod na termino lamang ang pinahihintulutang paninilbihan ng isang tao bilang pangalawang Pangulo. Ang mga limitasyon po sa termino ng paninilbihan at pagbabawal sa pagtakbo muli sa pagkapangulo at pangalawang Pangulo ay bunga ng pagnanasa ng mga may akda ng konstitusyon na hindi na maulit ang mga pang-aabuso ng kapangyarihan na ginawa ng diktador na si Ferdinand Marcos. Kaya upang hindi maging kapit-tuko ang isang tao sa pagkapangulo, nakapaloob sa konstitusyon ang mga limitasyon sa kapangyarihan ng presidente. Mahalaga po ang limitasyon na ito, lalo na dahil napakalawak ng kapangyarihan na hawak ng Pangulo bilang pinakamataas na opisyal ng bansa at pinuno ng executive department na siyang sangay ng gobyerno na nagpapatupad at nangangasiwa ng batas. Bukod sa Pangulo, ang Executive Department po, binubuo po yan ng Bise-Presidente, mga kalihim ng kagawaran o Department Secretaries, pati ng mga pinuno ng mga LGU, katulad ng Governor, Mayor at Vice Mayor, pati na rin ng Sandatahang Lakas, Hukbong Dagat, Panghimpapawid at ng Kapulisan. Bilang pinuno ng Executive Department, isa sa mga titulo ng Pangulo ay ang Chief Executive at nakapaloob sa kanyang opisina ang kapangyarihang tinatawag na Executive Power. Sa wika ng Constitution, the Executive Power shall be vested in the President of the Philippines. So, ano po itong Executive Power? Ang salitang ugat po ng executive ay execute o isagawa, ipatupad, kumilos, umaksyon, magpasya, or magdesisyon. At ano po ang ine-execute? Ang ipinapatupad po ng Executive Department ay ang batas ng Pilipinas at pinapangasiwaan nila ang tamang pagsunod ng taong bayan sa batas. Ano naman po ang tungkulin ng Pangulo bilang Chief Executive na siyang may hawak ng Executive Power? Katulad po ng mga ehekutibo sa pribadong kumpanya na ang tungkulin ay buuin ang mga layunin, tukuyin ang direksyon at gumawa ng mga desisyon upang kumita at umunlad ang kumpanya, ganun din po ang tungkulin ng Pangulo. Pero imbis na
pribadong kumpanya lamang ang kanyang pananagutan, sakop ng responsibilidad ng Pangulo ang kapakanan at kaunlaran ng buong Pilipinas. Bilang pinuno ng bansa, ang Pangulo ang siyang inatasan na gabayan at ihatid ang bansa patungo sa direksyon na ikauunlad ng Pilipinas at ng Pilipino ayon sa kanyang mga plataporma at pangako. Kung kaya't dapat kilatisin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo, hindi lamang sa kanilang kakayahan at kwalifikasyon, kundi pati na rin sa kanilang plataporma at pangako ng ating maihalal ang pinuno na may kakayahan na panatilihin ang kapayapaan at dalhin ang bansa patungo sa kaunlaran. Lalo na po dahil napakalawak nga po ng executive power na hawak ng Pangulo. Dahil sinasabi nga po na anumang likas na kapangyarihan ng gobyerno na hindi ipinagkaloob sa legislative or judicial department ay sadyang mahuhulog na sa executive department. Tandaan po natin na tatlo ang sangay ng gobyerno. Nabanggit ko na po kanina yung executive department, no? At isa pang sangay ay ang legislatura o ang legislative department na binubuo po ng congressman at senador na siyang tungkulin at kapangyarihan ay magpanukala, lumikha, magbago o magpawalang bisa ng batas, maglikom ng pera sa pamamagitan ng pagbubuwis ng mga mamamayang Pilipino at gastusin sa pampublikong layunin ang pera ng kaban ng bayan at iba pa, may mga iba pang function. Para mas maintindihan nyo pa, maaari nyo pong panoorin ang episode ko tungkol sa trabaho ng congressman at senador. Hanapin nyo lang po sa playlist. Okay? Ang pangatlong sangay po ay ang judicial department na siyang nagbibigay kahulugan sa batas upang bumuo ng mga hatol sa mga naihain na kaso o reklamo sa kanila na siyang mga hatol ay nagiging bahagi ng batas ng Pilipinas. Habang ang tatlong sangay na ito ay may sariling kasarinlan, may mga pagkakataon na sila ay nakikipag-ugnayan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Isang halimbawa po ay ang tungkulin ng Pangulo na magbigay ng talumpati tuwing pagbukas ng regular session ng legislatura na mas kilala natin bilang State of the Nation Address. Bukod dito, maaari din magbigay ng talumpati ang Pangulo sa harap ng Kongreso sa kahit anong araw sa layunin na magbigay ng impormasyon ukol sa pamamalakad ng bansa. Maaari din tumawag ng special session ng Kongreso ang Pangulo sa kahit anong panahon. Gayunpaman, tandaan po natin na kung ano ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa isa sa mga tatlong sangay na ito ay hindi pwedeng angkinin o gamitin ng ibang sangay ng gobyerno. Halimbawa, dahil ang kapangyarihan at tungkulin na gumawa ng batas ay nakapaloob sa legislatura, walang kapangyarihan ng Pangulo o sino pa mang opisyal ng ehekutibo na gumawa ng batas. At ang congressman naman po ay walang kapangyarihan angkinin ang kapangyarihan at tungkulin ng ehekutibo na magpatupad ng batas. Sa madaling salita, hindi po trabaho ng Pangulo na gumawa ng batas. Trabaho lang niya ay ipatupad ang batas. Okay? Ipatupad, pangasiwaan, at siguraduhin sinusundan ng mamamayang Pilipino ang batas. Gayun pa man, kahit walang kapangyarihan o karapatan ang Pangulo na lumikha ng batas bilang bahagi ng kanyang executive power, mayroon siyang tinatawag na ordinance powers kung saan pinahihintulutan ang Pangulo na maglabas ng mga sumusunod na ordinansa. Una, executive order. Ito po ay mga tuntunin o patakaran ng pagpapatupad ng mga tungkulin ng Pangulo na nakasaad sa Constitution. Pangalawa, meron pong tinatawag na administrative order. Ito ay mga utos ukol sa pamamalakad ng mga kagawaran at iba pang opisina. Halos kapareho po ito ng memorandum order
na ukol lamang sa isang natatangi or particular na opisyal o opisina, habang ang memorandum circular ay ukol lamang sa internal na administration sa loob ng isang opisina na ipinapaalam sa iba pang kagawaran, ahensya at opisina para lang malaman nila at masunod din ito. Pangatlo po, meron tayong presidential proclamation. Ito ay deklarasyon na nagsasaad ng petsa o estado ng isang kaganapang pampubliko na kung saan ang batas na nailikha na o ililikha pa lang ng Kongreso. Ito, isang halimbawa po nito ay ang pagdeklara ng petsa at estado ng special non-working holiday. Okay? Example lang po yan. At pang-apat po, meron po tayong general or special orders na siyang mga utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito lamang po ang mga maaaring ipanukala ng Pangulo at bawal siyang magpanukala o lumikha ng batas dahil hindi niya pwedeng agawin ang trabaho at kapangyarihan ng Kongreso. Ang pangunahing trabaho pa rin ng Pangulo ay magpatupad at siguraduhin na susunod ang batas. Okay? Gayon pa man, bilang bahagi ng sistema ng checks and balances na bantay laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno, may mga trabaho at tungkulin ang Pangulo kaugnay sa mga tungkulin ng Kongreso. Kung walang kapangyarihan na gumawa ng batas ang Pangulo dahil ang kapangyarihan nito ay nakapaloob sa Kongreso, ang bantay laban sa abuso nito ay ang kapangyarihan ng Pangulo na tinatawag na power to approve or to veto bills, o ang kapangyarihan na aprubahan o tanggihan ang mga panukalang batas mula sa Kongreso. Para sa karagdagang kaalaman sa proseso ng paglikha ng batas, maaaring panoorin na lamang yung episode ko ng Boto Mo Mahalaga tungkol sa trabaho ng congressman at senador. At baka sa hinaharap, baka gumawa din po ako ng episode tungkol sa proseso mismo ng paglikha ng batas. Pero ang pag-uusapan lang po natin ngayon ay ang tungkulin ng Pangulo kaugnay sa panukalang batas. Pagkatapos po ng pagsisiyasat, pagtatalakay, pag-aaral at pag-review kaugnay ng pagpapanukala ng batas sa Kongreso, ang final draft nito ay ipapadala po sa Pangulo na siyang may dalawang maaaring aksyon. Sa isang banda, maaaring aprubahan na kaagad ng Pangulo ang bill, no? Kung saan ito ay magiging batas matapos ang paglathala o publication nito sa isang pahayagan na ipinamamahagi sa buong bansa o newspaper of general circulation. Kadalasan po ay ang official gazette na siyang official na pahayagan ng Republika ng Pilipinas. Sa kabilang banda, kung hindi naman sang-ayon ang Pangulo sa bill, pwede niya pong tanggihan ito sa pamamagitan ng tinatawag na veto power. Kung nais ng Pangulo na i-veto ang isang bill, kailangan niya i-veto ang buong bill. Hindi lamang isang artikulo o ilang artikulo, kailangan po yung kabuuan ng bill. Pwera na lamang po kung ang bill ay isang appropriation bill tulad po ng General Appropriations Act o iba pang mga revenue bill. Kumbaga mga bill po na ukol sa pera. Okay? Kung saan maaaring tanggihan ng Pangulo ang mga piling artikulo lamang o bahagi na hindi siya sang-ayon. Pero kung hindi ukol po sa pera ang bill, kailangan po ang pagveto o pagtanggi niya sa bill ay sa kabuuan ng bill. Hindi po siya pwedeng mamili. Kung napagdesisyonan ng Pangulo na gamitin ang veto power, tungkulin ng Pangulo na ipabatid ang pagveto nito sa Kongreso sa loob ng 30 araw. Gayunpaman, kahit pa tinanggihan o na-veto ng Pangulo ang bill, nasa kapangyarihan ng Kongreso ang tanggihan ang pag-veto ng Pangulo. In other words, pwede pong ituloy ng Kongreso ang pagsasabatas ng kanilang ipinanukala
sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Kongreso matapos nilang magpulong-pulong. Paano naman po kung hindi inoprubahan o pinirmahan ng Pangulo ang ipinasa na final draft ng bill sa kanya? O paano naman kung na-veto ng Pangulo ang bill pero hindi niya ipinaalam ito sa Kongreso sa loob ng 30 araw? Ibig po ba sabihin hindi na magiging batas ang bill? Hindi po. Dahil kung walang aksyon ang Pangulo sa loob ng 30 araw matapos niyang matanggap ang bill, sadyang magiging batas ang bill ng kusa. Hindi po kailangan ang approval ng President. Okay? Kung wala po siyang ginawa within 30 days, magiging batas yung bill. Okay? Matapos nito, syempre, mailatala o mapublish sa Newspaper of General Circulation. Sa ibang salita, napakahalaga ng limitasyon na ito sa kapangyarihan ng Pangulo nang dahil dito, hindi po mapipigilan, mahahadlangan o mabibigo ng Pangulo ang kapangyarihan ng Kongreso na lumikha ng batas sa dahilan ng kawalan ng aksyon, dami ng trabaho o kahit katamaran pa. Lalo na po kung ang batas na ililikha ay ang National Budget o ang General Appropriations Act na kinakailangan ng mga sangay, ahensya at iba-ibang mga opisina para sa pamamalakad at pagpapatakbo ng gobyerno. Tulad ng aking napaliwanag sa yugto tungkol sa trabaho ng congressman at senador, isa sa mga trabaho at tungkulin ng legislatura ay ang power of appropriation o power of the purse na siyang kapangyarihan na maglaan at gumastos ng pera mula sa kaban ng bayan para sa pampublikong layunin na magagawa lamang nila sa pamamagitan ng paglikha ng batas na kung tawagin ay appropriation law. Dahil nasa legislatura ang kapangyarihan ito, hindi pwedeng agawin o angkinin ng Pangulo o sino pa mang kasapi ng ehekutibo ang kapangyarihan na maglaan at gumastos ng pera mula sa kaban ng bayan. Hindi basta-basta makukuha at magagamit ng ehekutibo ang pera sa kaban ng bayan at kailangan nila hintayin na gumawa ang legislatura ng batas na pinahihintulutan ang paglalaan ng pera para sa kanila. So paano po tumatakbo ang mga ahensya at opisina ng ehekutibo kung ganitong kahirap pala kumuha ng pera sa kaban ng bayan? Yan po ang isa pang trabaho at tungkulin ng Pangulo sa ilalim ng tinatawag na budgetary power. Bawat taon, dapat pukuyin ng Pangulo ang pangangailangan ng mga ahensya at opisina ng ehekutibo sa pagpapatakbo nito upang ipamungkahi o ipropose ang kanilang budget nang maisama ito sa national budget na isa sa batas ng legislatura sa tinatawag na General Appropriations Act, pagkatapos siyempre ng mga pagtatalakay o deliberations sa mga budget hearings. Ang national budget ay paglalaan ng mga gugugulin ng mga ahensya at opisina ng gobyerno batay sa mga pangkasalukuyan at inaasahang panggagalingan ng pera o sources of financing and revenue. Sa makatwid, tungkulin po ng Pangulo na magpasa sa Kongreso ng budget proposal kada taon upang makalikha ang Kongreso ng appropriation law upang mapaglaanan ang mga ahensya at opisina ng ehekutibo ng pera mula sa kaban ng bayan. Kung sakaling hindi po naipasa ang batas sa budget o ang General Appropriations Act sa anumang dahilan, kunwari dahil hindi umabot sa deadline o di kaya biglang nakipagsabwata ng mga kasapi ng Kongreso na hindi na lang ipasa ang batas na ito, hindi po titigil ang takbo ng gobyerno dahil walang budget. Ang mangyayari lang po ay tuloy pa rin ang budget, susundin na lang ang General Appropriations Act ng nakaraang taon. Yun po ang susundin hanggang maisabatas ang panibagong General Appropriations Act.
At kung may kapangyarihan ang lehislatura na maglaan at gumastos ng pera sa kabanang bayan, saan naman kinukuha ang perang ito? Ang pera po na nasa kabanang bayan ay galing po sa ating mga bulsa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kongreso na pagbubuwis o ang power of taxation. Sa ilalim ng kapangyarihang magbuwis, tungkulin ng Kongreso na tiyakin ang mga rate ng tax, kung magkano yung tax, no, na ipapataw sa mga goods at transaksyon na ating binabayaran. Gayunpaman, may ilang mga rates at duties na ang pagtitiyak ng halaga ay maaaring ipagkaloob o italaga ng lehislatura sa Pangulo. Okay? Sa wika ng Constitution, the Congress may, by law, authorize the President to fix within specified limits and subject to such limitations and restrictions as it may impose tariff rates, import and export quotas, tonnage and wharfage dues, and other duties or imposts within the framework of the National Development Program of the government. Limitado lang po sa apat na yon na nabanggit ko ang mga rates na matitiyak ng Pangulo. At ito ay napapailalim sa mga limitasyon na maaaring ipataw ng Kongreso sa pagtiyak ng halaga ng mga rates nito. So, kita po natin na may mga pagkakataon na nakikipag-ugnayan ang mga sangay ng gobyerno sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayunpaman, ang general rule pa rin po ay may sariling kasarinlan ang bawat sangay ng gobyerno upang magamit ang kani-kanilang mga kapangyarihan na hindi pwedeng agawin o angkinin ng ibang sangay. Kung ang kapangyarihan ng lehislatura ay ukol sa paglikha o pagpawala ng bisa ng batas, pagbubuwis at paggastos ng pera, ang sa judiciary naman ay pagbibigay kahulugan sa batas, ang kapangyarihan naman ng ehekutibo ay ukol sa pagpapatupad at pangangasiwa ng batas sa ilalim ng executive power na tulad ng sabi ko ay isang napakalawak na kapangyarihan. Dahil ang anumang kapangyarihan na hindi sakop ng legislative or judicial department ay mahuhulog sa executive department na ang pinuno ay ang Pangulo. Ngayon, dahil ang Pangulo ang pinuno ng executive department na siyang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas, nakapaloob sa Pangulo ang kapangyarihan ng mangasiwa at magpatupad ng batas na sa wika ng Constitution, ang tungkulin ng Pangulo ay he shall ensure that the laws be faithfully executed. Sa makatwid, tungkulin niya po na siguraduhin na naipatupad ng tapat ang batas. Ang tawag po dito ay ang Faithful Execution Clause. Sa ilalim nito, ang tungkulin ng Pangulo ay sundin at ipatupad ang batas ng Pilipinas. At siguraduhin na sinusundan ng mamamayang Pilipino ang mga batas. Pero paano kung sa tingin ng Pangulo ay mali o labag sa konstitusyon ng isang batas? Maaari ba niyang tanggihan ang pagpapatupad nito? Hindi po. Dahil hindi po niya trabaho ang magbigay kahulugan sa batas na siyang tungkulin ng Judicial Department. Kaya walang kapangyarihan o karapatan ang Pangulo na tanggihan ang pagpapatupad ng batas. Ang tungkulin lamang ng Pangulo ay ipatupad ang batas kahit na tingin niya dito ay mali. Ang remedyo na lamang po ay magsampa siya o mangutos siya ng magsasampa ng kaso sa korte para ideklara na labag sa konstitusyon ang batas na tingin niya ay labag sa konstitusyon. Maaari din siya magrekomenda sa Kongreso na gumawa, baguhin o ipawalang bisa ang batas na iyon. Ngunit hanggat hindi napapawalang bisa ang isang batas, hindi pwede tanggihan ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Hindi po kasi pwede agawin ng Pangulo ang tungkulin at kapangyarihan ng ibang sangay ng gobyerno, ang paggawa o pagbigay kahulugan sa batas.
Ang kapangyarihan at tungkulin lang po niya ay mga siwa at magpatupad ng batas. So paano po nasisigurado ng Pangulo na mapapatupad niya ang batas? Tulad natin, Pao lang din po ang Pangulo. At dahil hindi siya Diyos at hindi siya dapat sambahin bilang Diyos, hindi niya kayang maparoon sa lahat ng lugar na kinakailangan siya para gampanan ang kanyang mga tungkulin, no? Nang dahil sa limitasyon na ito, ay umaasa ang pagtakbo ng executive department sa tinatawag na alter ego principle or ang doctrine of qualified political agency, na ang pangunahing tuntunin ay ang lahat ng kagawaran at tanggapan ng ehekutibo, tulad kunyari ng Department of Energy, Department of Justice at iba pa, ay kalakip lamang at bahagi ng executive department. At ang mga pinuno ng mga kagawaran na ito, na kung tawagin ay mga kalihim o department secretary, katulad kunyari ng Secretary of Defense, Secretary of Justice at iba pa, silang mga kalihim ay nagsisilbing alter ego ng chief executive. Sa ibang salita, yung mga department secretary na yan ay mga ahente o kinatawan ng Pangulo. Bilang ahente o kinatawan ng Pangulo, ginagampanan ng mga department secretary o kalihim ang samutsaring tungkulin sa ngalan ng Pangulo, kung kaya't ang kanilang mga aksyon, desisyon, kapasyahan habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin ay tinuturing na aksyon, desisyon at kapasyahan ng Pangulo mismo. Maliban na lamang kung ipinawalang bisa, itinanggi o na-disapprove ito ng Pangulo at pinalitan ito ng sariling aksyon, desisyon o kapasyahan ng Pangulo mismo. Dahil ang Pangulo ang pinuno ng Executive Department, siya ang tagapangasiwa ng at namamahala sa lahat ng sangay na nasa ilalim nito. At ito yung iba't ibang mga department, pati na rin ang militar at ang kapulisan, na kung kanino nahuhulog ang tungkulin na siguraduhin na sinusundan ng mamamayang Pilipino ang batas. At kung hindi, ay hulihin ang mga lumalabag sa batas. Ang kapangyarihan ng Pangulo na mga siwa at mamahala sa lahat ng sangay ng ehekutibo ay ang tinatawag na power of control. Nasa wika ng Constitution, the President shall have control of all the executive departments, bureaus, and offices. Gayunpaman, hindi po magagamit ang power of control para pilitin o kontrolin ang isang kalihim na kumilos ng labag sa kanyang kalooban. Ang saklaw ng kapangyarihan na ito ay baguhin o ipawalang bisa lamang ang napagpasahan ng isang kalihim. At kung kinakailangan, tanggalin na lamang sa pwesto. Dahil bilang ahente o kinatawan ng Pangulo, nananatili lamang ang isang kalihim sa pwesto hanggat sa mawala na ang tiwala ng Pangulo sa kanya. At ito ay dahil sa saklaw din ng power of control ang kapangyarihan na i-reorganize or baguhin ang anyo ng executive department. Maaring buwagin ng Pangulo, pag-isahin o ilipat ang mga tungkulin mula sa isang opisina patungo sa ibang opisina, o ilipat ang mismong opisina mula sa isang department patungo sa ibang department. Gayunpaman, hindi po pwedeng trip-trip lang ang pagbuwag o paglipat ng tungkulin o opisina dahil ito ay pwede lamang gawin in good faith o ng buong katapatan. Kaugnay po ng power of control ng Pangulo, ang kapangyarihan niyang piliin at hirangin ang mga pinuno ng executive departments. Okay, limitado lang po sa listahan na ito ang mga pwedeng hirangin ng Pangulo. Una, mga commissioner at kalihim ng kagawaran o mga department secretary. Pangalawa, mga ambassador, iba't ibang uri ng public minister at mga consul. Pangatlo, mga opisyal ng sandatahang lakas mula sa ranggong colonel or naval captain pataas. Pangapat, iba pang mga opisyal na ang paghirang ay inatasan ng konstitusyon sa Pangulo
tulad ng justice ng Supreme Court at huwes ng mga mababang korte. Panglima, mga opisyal ng gobyerno na ang paghirang ay inatas sa Pangulo, tulad ng mga officers in charge ng Autonomous Region of Muslim Mindanao na nakasaad sa Republic Act 10153. At pang-anim, mga opisyal na ang paraan ng paghirang ay hindi nakasaad sa batas, tulad ng chairman ng Commission on Human Rights. Ang power of appointment ay malawak na kapangyarihan na pwedeng maabuso dahil karaniwan ay mapipili ng Pangulo ang kahit sino man na gusto niya na ihirang sa posisyon. Okay? Maliban na lamang kung ipinagbabawal ng batas. Dahil dito, maabuso ang kapangyarihan ng appointment sa paraan ng paghirang ng mga kamag-anak o kaibigan o na inihirang dahil sa relasyon lamang at wala palang kakayahan na gampanan ang tungkulin ng posisyon. Kaya para maiwasan itong pang-aabuso, inatasan ang Kongreso ng tungkulin bilang bantay laban sa posibleng abuso ng Pangulo sa kapangyarihan ng paghirang. At ito ay natutupad sa pamamagitan ng tinatawag na Commission on Appointments o Komisyon ng Paghirang. Ito ay binubuo ng 12 senador, 12 congressmen at ng Pangulo ng Senado bilang chairman. Nababantayan ng Commission on Appointments ang abuso sa kapangyarihan ng paghirang dahil hindi makakapasok sa tungkulin ang taong na-nominate ng Pangulo sa mga posisyon na nabanggit ko hanggat wala pang confirmation galing sa Commission on Appointments. Pagkatapos ma-confirm ng Commission on Appointments ang nomination ng Pangulo, kailangan naman tanggapin ng nominee ang appointment. Kung hindi niya po tatanggapin ng formal, hindi siya makaka-oath of office at hindi siya makakapasok sa tungkulin. Bale, apat po ang steps: nomination ng Pangulo, confirmation ng Commission on Appointments, yung appointment mismo at acceptance. Kailangan yung apat na yan ay mangyari bago makapag-oath of office ang opisyal na hinirang ng Pangulo. Pero tandaan po, nag-a-apply lang ito sa listahan ng opisyal na binanggit ko kanina lang. Kung wala po sa listahan, hindi na po kailangan ng confirmation ng Commission on Appointments ang paghirang ng Pangulo. Ang appointment naman po ng mga justice ng Supreme Court at ng mga huwes ay hindi na po nangangailangan ng confirmation ng Commission on Appointments. Gayunpaman ay hindi basta-basta napipili ng Pangulo ang mga nominees. Makakapili lang po siya ng mga nominees batay sa listahan ng pangalan na ipinasa sa kanya ng Judicial and Bar Council na siyang tanging may kapangyarihan na bumuo ng listahan ng mga tao na pwedeng pagpilian ng Pangulo sa pagiging hukom o huwes. At syempre po, kung may kapangyarihan ng Pangulo na maghirang, may kapangyarihan din siyang tanggalin sa pwesto ang kanyang mga hinirang. Pwera na lamang sa mga opisyal na ang paraan at proseso ng pagtanggal sa posisyon ay nakasaad sa konstitusyon. Tulad ng mga chairman ng commissioner, chairman at commissioner ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC na siyang mapapatalsik sa pwesto lamang sa pamamagitan ng impeachment. O di kaya mga huwes na matatanggal lamang ng Korte Suprema. Bukod sa mga opisyal na nakasaad sa konstitusyon, ang paraan ng pagtalsik o pagtanggal, malaya na ang Pangulo na tanggalin o patalsikin ang mga opisyal na hinirang niya sa pwesto. Bagamat dapat may basehan ang pagtanggal at syempre sundin po ang tamang proseso. Hindi po basta-basta tanggal lang. Ngayon, bagamat totoo na ang Pangulo ang pinuno ng Executive Department at ng bansa at meron siyang power of control sa mga kagawaran sa ilalim ng Executive Department, hindi po sakop ng power of control na ito ang mga local government units o yung mga LGU.
o mga pinuno nito tulad ng governor, mayor o vice mayor. Dahil ayon sa constitution, mayroong tinatawag na local autonomy o sariling kasarinlan ang mga LGU upang pamahalaan ang sarili nilang teritoryo. Okay? Independent po sila at hindi sila pwedeng pakialaman ng Pangulo. Gayunpaman, bagamat may sariling kasarinlan ang mga LGU, may kapangyarihan ng Pangulo na kung tawagin ay power of general supervision over local governments, na kung saan ang tanging pagkakataon na maaring makialam ang Pangulo sa pamamahala ng isang LGU sa sariling teritoryo ay kapag kumilos ito ng labag sa batas. Sa ibang salita, hanggat na ayon sa batas at sa konstitusyon ang kilos at pamamahala ng isang LGU, walang karapatan ang Pangulo na makialam sa pamamahala ng LGU sa sarili nilang teritoryo. Ang sakop lamang ng power of control ay ang kapangyarihan na baguhin o ipawalang bisa ang napagpasyahan ng mga opisyal ng ehekutibo tulad ng mga kalihim. At kung nais ng Pangulo, ipalit dito ang kanyang sariling desisyon. Ngayon, dahil ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay bahagi ng Executive Department at dahil ang Pangulo ang pinuno nito, hawak niya ang tinatawag na military powers. Bilang Chief Executive o pinuno ng Executive Department ng gobyerno, ang Pangulo ang sharing pinuno o Commander-in-Chief ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Habang totoo na ang Kongreso ang may kapangyarihan na magdeklara na ang Pilipinas na ay nasa estado ng digmaan, ang kapangyarihan na makipaggera ay hawak ng Pangulo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Kongreso ay magdeklara lamang na ang Pilipinas ay nasa estado ng digmaan. Pero yung mismong mamamahala sa pakikipagdigma, lalo na kung kinakailangan kumilos kaagad, ay hawak ng Pangulo. Lalo na kapag may nagalap na rebellion, pananakop o iba pang uri ng karahasan na labag sa batas. Sa mga pagkakataong ito, hindi kailangang hintayin ng Pangulo na magdeklara ang Kongreso na ang Pilipinas ay nasa estado ng digmaan. May kapangyarihan na ang Pangulo na tawagin at utusan agad-agad ang sandatahang lakas ng Pilipinas na sugpuin ang nagaganap na rebellion, pananakop o iba pang uri ng lawless violence at sumabak na sa gera upang ipagtanggol ang bansa at ang taong bayan. Kaugnay nito, may kapangyarihan ng Pangulo na isuspinde ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus o di kaya ilagay ang Pilipinas o anumang bahagi nito sa ilalim ng martial law sa hindi hihigit na 60 araw o 60 days lamang. Basta ito ay kinakailangan para sa kaligtasan ng taong bayan sa layunin na sugpuin ang pananakop o rebellion. Dahil sa mga abuso at pagmamalabis na naganap noong martial law sa panahon ng diktador na si Ferdinand Marcos, inatasan ang Kongreso at Korte Suprema ng ilang tungkulin bilang bahagi ng checks and balances upang siguraduhin na hindi na maaabuso muli ang pagdeklara ng martial law. At ito ay ang mga sumusunod. Una, matapos ang pagdeklara ng martial law ng Pangulo, obligado po siya na magpadala ng ulat sa Kongreso sa loob ng 48 oras tungkol sa mga pangyayari at ang Kongreso naman ay magpupulong at boboto kung patatagalin ba o babawiin ang deklarasyon ng Pangulo. Kung ang desisyon ay bawiin ang deklarasyon ng Pangulo, hindi ito pwedeng tutulan. Ngayon, kung may mamamayan na nagsampa ng reklamo, ang Korte Suprema ay pinagkaloob ng konstitusyon ng kapangyarihan na siyasatin kung ba't makatotohanan ba talaga ang batayan ng Pangulo sa pagdeklara ng estado ng rebelyon, pananakop o iba pang uri ng karahasan na labag sa batas.
at kung mapagpasahan ng Korte Suprema na wala palang basehan ang deklarasyon ng Pangulo, ay may kapangyarihan ng Korte Suprema na bawiin ang deklarasyon ng Pangulo. Gayunpaman, kahit pa nasa ilalim ng martial law ang bansa, hindi po suspendido ang mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon at hindi rin mananaig ang martial law sa mga korte o sa kongreso na dapat pa rin tumatakbo hanggat kayang manatiling bukas. Kaugnay sa digmaan at iba pang national emergency, may kapangyarihan din po ang kongreso na magbigay ng limited emergency powers sa Pangulo para sa kapakanan ng taong bayan. Sadyang malawak ang sakop ng kapangyarihan na ito na halos lahat ay pwede gawin basta para sa ikabubuti ng Pilipinas para masugpo ang digmaan, rebellion o kung ano mang pinagmulan nung emergency. Dahil malawak ang saklaw ng emergency powers, mayroon itong mga limitasyon. Una, hindi po magagamit ng Pangulo ang emergency powers hanggat hindi ibinigay ng Kongreso sa kanya. At ang Kongreso lang po ang makakapagbigay nito. Pangalawa, kung ang emergency powers ay ipinagkaloob ng Kongreso sa pamamagitan ng isang resolution na may nakasaad na deadline, maaari lang magamit ng Pangulo ang emergency powers hanggang matapos ang nakatakdang panahon na iyon. Kung wala pong nakatakda na deadline o wala pong resolution, magagamit lang ng Pangulo ang emergency powers hanggang mag-adjourn ang Congress. Pinahihintulutan din po ang Kongreso na dagdagan ang mga limitasyon o restriction ng emergency powers para hindi maabuso ng Presidente. So kung may kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad at siguraduhin na masunod ang batas at kapangyarihan na makipagdigma, mayroon din kapangyarihan ng Pangulo na magpatawad sa pamamagitan ng pagbawi o pagbawas ng parusa na hatol sa kasong kriminal laban sa isang tao o di kaya sa grupo ng tao. Sa wika ng Constitution, except in cases of impeachment or as otherwise provided in this Constitution, the President may grant reprieves, commutations, and pardons, and remit fines and forfeitures after conviction by final judgment. He shall also have the power to grant amnesty with the concurrence of a majority of all the members of the Congress. Iba-iba po ang mga kahulugan at pakay ng mga nabanggit ko. Isa-isahin po natin. Ang reprieve po ay pagpapaliban po ng parusang kulong o postponement ng isang sentence, ng sentensya. At noong meron pa tayong death penalty, pagpigil yun sa pagbitay o stay of execution. Commutation naman po ay pagbawas o pagpapagaan ng parusa. Ang pardon naman po ay maituturing na act of grace o biyaya kung saan magiging exempt o malaya sa parusa ang isang taong nahatulan ng parusang kulong o di kaya death penalty nung meron pa tayo, no? May dalawang uri ng pardon. Yung absolute pardon na kung saan lubos na ipinawalang bisa ang parusa at malaya na ang taong nahatulan at ibinabalik siya sa kanya, binabalik ang lahat ng kanyang karapatan, karapatang sibil at pampolitika. Pero yung isa pang uri ay ang conditional pardon na pinapalaya ang taong nahatulan basta tuparin niya ang mga kondisyon na nakakabit sa pardon. Ang karaniwang kondisyon ay mananatili kang malaya basta hindi mo na lalabagin ang kahit ano pamang batas ng Pilipinas. Pero maaari pa namang dagdagan o ibahin ng Pangulo ang mga kondisyon sa isang conditional pardon. Ngayon, kay absolute o conditional ang pardon, para magkabisa ito, dapat ay tanggapin ito ng tao kung kanino ito ipinapagkaloob. At habang hindi pa ito tinatanggap, ay wala po itong visa. Sa ibang salita, ang pardon ay maaaring tanggapin o tanggihan ng tao kung kanino ito ipinagkakaloob. At kung hindi po ito tinanggap o di kaya ay tinanggihan ito,
ay hindi po matutuloy ang pardon at matutuloy naman ang pagpataw ng parusa. Pero pag tinanggap na po ang pardon, hindi na ito maaaring mabawi pa. Ang pardon po ay sadyang desisyon ng Pangulo at wala pong makakapilit sa kanya na ipagkaloob ito. Ngayon, iba po ang pardon sa parol. Dahil ang pardon ay galing lamang sa Pangulo, pero ang parol ay galing sa Board of Pardons and Parole. At ang parol ay ang pagpapalaya ng bilanggo nang matapos niya ang minimum period ng prison sentence o yung bilang ng taon na nahatol sa kanya ng pagkakulong. Ito ay pinagkakaloob kung ang pagpapalaya sa bilanggo ay hindi makakasama sa kapakanan ng lipunan. Isa pang kaibahan ay sa parol, hindi pa lubos ang kalayaan ng bilanggo dahil kailangan pa niyang mag-report dun sa kanyang parole officer para siguraduhin hindi niya nilabag ang mga kondisyon ng kanyang parol o mga batas ng Pilipinas. Pag sinabi po na remit fines and forfeitures, ipinapawalang bisa po ang inihatol na parusa na magbayad ng fine. O di kaya ang parusa na i-kumbiska o i-confiscate ang pag-aari mo na maaaring nagamit o nakuha mula sa krimen. Ang kapangyarihan ng Pangulo upang magkaloob ng reprieve, commutation, pardon o mag-remit ng fines and forfeitures ay may mga limitasyon. Una, may pagkakaloob lamang ito pag final na po ang judgment of conviction. Ibig sabihin, naubos na ang panahon upang mag-file ng appeal at hindi po nakapag-file ng appeal. Pangalawa, hindi ito pwedeng ipagkaloob sa mga kaso ng impeachment at sa kasong paglabag sa batas ukol sa halalan nang walang pagsang-ayon ng COMELEC. Pangatlo, kahit na ipagkaloob ng ang mga ito, hindi maibabalik sa pwesto ang isang opisyal na natanggal dahil sa pagkakasala. At huli po, hindi po mawawala ang obligasyon na panagutan ang pagbayad ng civil liability kung mayroon man. Huli po ang amnesty, na isa rin pong act of grace o biyaya na ipinagkakaloob ng Pangulo sa grupo ng tao na nagkakasala ng political offenses. Karaniwan, ito ay mga sala laban sa gobyerno. Malawak po ang epekto ng amnesty dahil hindi lamang po ang parusa ang ipinapawalang bisa, kundi pati ang krimen mismo ay tila ba'y nabura na. Kaya ang mga akusado ay mapapawalang sala at hindi na papatawan ng parusa. At kung nakakulong man, ay papalayain na po sila. Para maipagkaloob ng Pangulo ang amnesty, kinakailangan ang pagsang-ayon ng Kongreso na makukuha sa majority vote ng lahat ng kanilang kasapi. Para makinabang ang isang akusado sa amnesty, kinakailangan na aminin niya ang pagkakasala niya upang hindi na siya patawan ng parusa. Bukod sa pagiging pinuno ng Executive Department, ang Pangulo rin ay ang pinuno ng bansa, na siyang tumatayong kinatawan ng Pilipinas at ang mukha na hinaharap ng bawat Pilipino sa lahat ng bansa sa mundo. At dahil dito, hawak ng Pangulo ang kapangyarihan ukol sa pakikitungo sa ibang bansa at kanilang mga kinatawan, na kung tawagin ay ang diplomatic power. At gamit ng kanyang power of control at power of appointment, nakakapaghirang ang Pangulo ng kanyang mga kinatawan na siyang mga ambassador, consul at iba pang mga public minister. At sila na ang tumatayong mga kinatawan ng Pangulo at ng Pilipinas sa mga bansa kung saan sila itinakdang maglingkod bilang kinatawan. Isang mahalagang tungkulin ng Pangulo bilang kinatawan natin sa entablado ng mundo na bukod sa pagpupulong at pagtatalakay ng mga issue ukol sa ugnayang pandaigdig ay bigyan ng buhay ang mga tinalakay nila sa pamamagitan ng pagbuo o pagpasok sa mga kasunduan o kontrata sa ibang mga bansa na kung tawagin ay treaty, na siyang kasunduang pandaigdig na karaniwang ukol sa isyong pampolitika, pambansang patakaran o iba pang isyu ukol sa relasyon ng ating bansa sa iba pang mga bansa.
bahagi ng sistema ng checks and balances at bilang bantay laban sa abuso ng kapangyarihan ng Pangulo, pumasok o bumuo ng mga treaty, kinakailangan ang pagsang-ayon ng hindi kukulangin sa 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado upang maging valid and effective ang treaty sa Pilipinas. Ang huling kapangyarihan ng Pangulo na tatalakayin ko ay kaugnay ng kanyang pagiging kinatawan natin sa mundo, na ang kapangyarihan na umutang o maggarantiya ng utang sa ngalan ng Pilipinas mula sa ibang bansa o di kaya sa World Bank o iba pang international financial institutions, para hindi maabuso ng Pangulo ang kapangyarihang ito at ilagay ang Pilipinas sa napakarami at napakabigat na utang. Bago makapag-utang ang Pangulo, kinakailangan niya munang makuha ang pagsang-ayon ng Monetary Board na siyang mga pinuno at nagpapatakbo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaaring magpataw ang Kongreso ng mga restriction at limitasyon na kinakailangan tuparin muna ng Pangulo bago siya makapasok sa mga foreign loan or utang. So dito na po, nagtatapos ang ating episode tungkol sa trabaho ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Tandaan po natin na dahil napakalawak ng kapangyarihan ng Pangulo na maaaring maabuso, dapat po natin kilatisin ng mabuti ang bawat kandidato na tumatakbo sa pagkapangulo at sa pagkapangalawang Pangulo upang mapili natin ang karapat-dapat na mamuno sa bansa. Alamin po natin ang kanilang nakaraan, kakayahan, kwalifikasyon at mga plataforma upang masiguradong matupad ang mga pangako nila sa pangangampanya at ihatid sa kaunlaran at kapayapaan ang Pilipinas at mamamayang Pilipino. Siyasatin po natin ang kanilang track record o ang listahan ng mga naitupad nilang mga pangako at iba pang mga accomplishments, at atin pong itanong ano ang kanilang nagawa upang malaman natin ang sagot sa tanong na ano ang kanilang magagawa pag naihalal na sila. Gamitin po natin ang kanilang nakaraan at accomplishments bilang batayan ng kakayahan nilang matupad ang mga ipinapangako nila sa kampanya. Tandaan po, wala po tayong pakinabang sa mga kandidatong napapako lamang ang mga pangako. Hindi po uunlad ang bansa kung ang inuuna ng mga opisyal natin ay ang sarili nilang kapakanan kesa sa kaunlaran ng bayan. Huwag po nating sayangin ang karapatan at kapangyarihan nating bumoto, at tandaan natin na hawak nating mga botante ang kinabukasan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng karapat-dapat na mamuno sa bansa sa darating na halalan. Kaya ang boto mo, ito ay mahalaga. So maraming salamat po at hanggang sa muli. Ako po ay si Atty. Paolo Javier. Okay? Salamat po sa susunod.